Isang umaga, piyesta na dito sa amin. Kaya naman maghahanda na kami ng mga lulutuin. Hanggang sa nakita ko nga pala itong alaga namin bibi na si Adobo. Ang laki na pala niya. Kaya naman eto, ginawa na namin siyang kinulog. Favorite pa naman namin to. Siyempre, charot lang. Part na ng family namin si Adobo. Kaya hindi namin siya lulutuin. Kahit kailan, di siya magiging ganyan. Kasi hindi naman ganyan pagluluto ng kaldereta eh. Char, eto nga, nagpe-prepare na ako. Habang wala pa kaming bisita, sineset up ko na yung mga ulam namin. Dahil wala man ako kaibigan o bisita na pupunta, hindi karamihan handa namin. Embutido, hamonado, minudo. At siyempre, hindi mawawala ang kanin. At nagluluto pa kami ng adobong manok. Sobrang sarap nga ng luto namin nito. Sabi ko kay mama, huwag nang iserve. Kasi naman sa sobrang sarap, baka pag sinerve namin to, baka hindi napansin nun yung ibang ulam. Kaya bago maubos, nagtabi na lang ako ng sarili kong ulam. Nagchat nga pala ako kay Ivana Alawi at kay Tony Poehler. Sabi ko, pumunta sila dito sa bahay namin. Last year kasi hindi rin sila pumunta. Isang oras ako nag-aantay dito sa labas ng bahay namin. Umaasa kasi ako na dadating sila. Kung sakali kasi dumating sila, ipaghahanda ko sila ng special dessert. Binili ko to mismo para sa kanilang dalawa. Tig-isang piraso sana sila ng special leche flan. At saka tig-isang special gelatin. Hindi nga kami nagpapasharon. Pero kung sakaling dumating sila, kahit anong sharon nila, pwede. Ay, sayang naman to handa namin kung di sila pupunta. Pero okay lang. Kasi meron naman mga batang nagmamahal sa akin na nakipiesta. Totoo nga lang, hindi ko sila kilala, hindi ko rin alam kung taga saan. Pero dahil nga doon pinapanood nila ako, alam nila kung saan ako nakatira, alam nila ang bahay namin. Sila nga pala mga first bisita ko. Kasi sa totoong buhay, wala naman talaga akong kaibigan. Kaya wala talaga akong maiimbita. Kaya naman salamat sa mga batang to sa pagpunta. Maya-maya nga, meron din isang batang na dumating. Kala ko kasama nila at gusto rin makikain. Nag-iisa lang pala siya at gusto lang magpa-picture. Iimbita ko nga siya kumain, pero sabi niya may pupuntahan pa daw siya. Pero siyempre, salamat pa rin sa pagbisita. Maya-maya naman, isang grupo na naman ng mga kabataan ang pumunta dito sa bahay namin. Kasi kahit sino naman talaga ay welcome dito sa amin. Sabi ko sa mga batang to, magpakabusog lang kayo. At syempre, salamat din sa suporta niya sa akin. Maya-maya naman, dumating na si Boy Machunorin. At syempre, hindi mawawala si Alay Regina. Syempre, dahil specialist ng bisita, ilabas ang coffee jelly. Hindi lang yan basta coffee jelly, syempre, lalagyan natin ng cheese para mas masarap. Kaskas na ako ng kaskas dito, wala lumalabas na cheese. Kaya pala, baligtad pala yung pagkaskas ko. Buti na lang sila yung bisita kasi kung hindi, napahiya na ako. Grabe guys, ang sarap nito. Promise kaya kung ako sa inyo, try nyo din. Magkakabarangay nga lang pala kami na Boy Machunorin. Piesta rin sa kanila, pero wala silang handa. Nagulat nga ako sa sinandok ng Boy Machunorin, sobrang kakaunti lang. Hindi ko alam na nagda-diet din pala siya. Syempre, pag andito si Boy Machunorin, meron kontrabida. Sa mga tumingin ng tito ko na si Boy Ubuy. Ay, kailan kaya sila magkakabate? Surut nga pala dumating, si Noknok papotok. Yung 20% team dugyot at 80% team magkatagumpay. Hindi ko siya in-invite dito dahil piyesta. In-invite ko lang siya dito para mag-food trip. Kakagaling lang din naman kasi niya na simbahat at nagninong siya. Ito nga pala, mga tunay na kaibigan ko. Sila kasi yung mga hindi nang iiwan. So wala kaming planong iwanan ng isa't isa. Kung paano kayo magsimula, ganun pa rin kami hanggang ngayon. Sabi nga nila, hindi mo kailangan na maraming kaibigan. Konti lang sapat na, basta totoo. Maya-maya naman dumating ang kapatid ni Noknok papotok na si Ichang Bunggan. Matagal-tagal din sila hindi nakita dahil nga nakabukod na ng bahay si Noknok papotok. Totoo nga kung tingnan sila habang nag-uusap eh. Sana o lahat ang magkakapatid, sweet. At eto nga pala, sobrang lakas nga pala ng trip namin. Simula kasi na naging kaibigan namin si Noknok papotok. Tinuruan niya kami ng konting kalokohan. Kahit kasi piyesta sa amin, tunguhin kami sa labas, naglalakad at makikipiesta sa ibang lugar. Grabe naman kasi itong mga kasama ko. Kung sila gutom na gutom pa, ako busog na. Sobrang dami na kanila nakain doon sa bahay namin eh. Pero syempre dahil ako pinakababait sa amin at medyo nahihiya ako kahit papaano. Magjujuice na lang ako. Sila Boy Skincare din na mayroong sariling handa pero nakakain pa din sa iba. Si Noknok papotok naman nakakakain lang din sa amin. Kumain na naman ngayon. Si Ichang Bunggan nakakain lang din sa bahay nila. Kumain ulit ngayon. Si Boy Machunorin at si Alay Regina nakakatapos lang din kumain. Kumain na naman. Guys, o siya makikipiesta muna kami ha. O yun lang. Thanks for watching. Bye-bye. Yeah!